Tama ka! Dahil malamang hindi kita naipanganak! Sana nga hindi kita naipanganak! Wala akong kwenta! Napaka-satisfying talaga ng episode ng Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa wakas, sa hinahaba-haba ng nilalakbay natin, ngayon ay nalantad na ang sekreto na matagal na nating inantay. Ito nga ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Doc RJ. Nagtatalong na ngayon ang mag-ina at nagpapanik na ngayon itong si Moira. Hindi na malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nagsisimula na ang tumakbo at takbuhan nga itong si Robert. Dahil nga, hindi pa siya ready na aminin ang kanyang kasalanan. Hindi naman sinabi ni Zoe na wag na niyang takbuhan at aminin na niya ang katotohanan dahil hindi na niya pwedeng ikubli pagkat nakita na nga ni Robert ang totoong files. Dahil lalo lang magagalit ang kanyang daddy sa kanyang ginawa. Subalit, sinabi naman ni Moira na hindi niya gagawin yun. Hindi lang daw niya kasalanan yun, kasalanan din raw ni Zoe. Dahil kung di dahil sa pagtatakip niya sa kanyang sekreto tungkol sa katauhan niya, ay hindi daw mangyayari ang aksidenteng yun. Sinabi pa rin ni Zoe na kasalanan pa rin niya yun. Kung hindi niya itinulak, di sana hindi daw nadisgrasya itong kanyang daddy. Ngunit sabi ni Moira, sana nga lang daw, hindi na lang ipinangalak nga itong si Zoe para wala ng gulo na nangyayari. Kaya naman galit na galit itong si Joey at sinabihan ng kanyang ina na napaka walang kwenta dahil nga na imbis aminin niya ang katotohanan na siya ang nagtulak kay Doc RJ, pinagsisisihan pa niya kung bakit iniliwal niya itong si Zoe at idinidiin pa niya si Zoe sa kanyang kasalanan na ginawa. Kaya naman inis na inis ngayon si Zoe at lalo siyang nai-estress sa kanyang mami. Kaya ang pagsisisi ni Zoe kung bakit pumayag siya na pagtakpan nga itong si Moira sa hinahaba-haba ng panahon na kanya itong ginawa. Subalit parang walang saisay ang ginawa ni Zoe dahil ngayon nilalaglag niya itong si Zoe at idinidiin sa kasalanan. Isip tuloy niya kung anong klase siyang ina at maging ang kanyang ina ay hindi niya kayang protektahan dahil nga puro na lang siya kasamaan. Samantalang itong si Annalyn ay alam na rin ang katotohanan. Na-confirm niya ito dahil nabisto niya si Zoe habang kausap nga itong si Moira. Galing mismo sa bibig ni Zoe ang katotohanan. Naman agad ngang ikinuwento ni Annalyn ang kanyang mga narinig sa kanyang inang si Lynette. Hindi naman nagtaka itong si Lynette dahil alam niya ang kakayahan ni Moira na napakasama ito at kayang-kaya niya gawin saktan nga itong si RJ. Ang ang oras ng paniningil sa mga kasalanan ni Moira. Isang kasalanan pa lang natuklasan itong si RJ ang tungkol pa lang sa pagka-aksidente. Ang katotohanan, marami pa itong ginawang kasamaan, hindi lang yun. Samantalang, tumatakas na nga ngayon itong si Moira. Pilit niyang tatakbuhan itong kanyang asawa dahil sa natuklasan na kasalanan. Kung ako sa iyo, RJ, dapat sinabi mo na agad sa pulis bago pa man makakagawa ulit ng katarantaduhan itong si Moira sa iyo. Huwag mong isabi dito kay Balahadya dahil isa din itong napakasamang pulis na kaya lang bayaran itong si Moira. Ay na nga nasasakyan itong si Moira at pilit na ipinababa nitong si RJ para ipaamin sa kanyang kasalanan. Subalit, ang magnanakaw, kahit anong gawin mo dyan ay hindi talaga aamin na siya ang nagnakaw. Kaya hinding-hindi gagawin yun ni Moira. Maaari pa ngang madidisgrasya itong si Doc RJ. Baka tutubuan na naman ang sungay itong si Moira at sagasaan itong si RJ. Hey guys, pakabangan natin ang lalong umiinit at tagpo sa Abot Kamay ng Pangarap. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless.